Didi. Say good morning. Pinili niya ama sa akin na kada. Minsan kasi yung rubber niya, no, loose. Ayan, ganyan lang. Aga sa inyong lahat, kumusta kayo? Mayroon akong nasuot na retainer. Nakuha ko na kahapon. Although uncomfortable, pero sabi ni Indira, normal lang yan, te. Maninibago ka. Pero after niyan, mga after 1 week, magiging okay na yung pananalita mo. Linis-linis ulit ng ipin. Tapos mamaya babalik ulit ako doon para sa aking root canal. Kailangan kong i-root canal yung dito ko banda ng ipin. Para maging okay na kasi sakripisyo din. Medyo maaraw na malamig as usual. Malabas na ako, actually nakabili na ako ng mga lulutuin ko sa tsaka yung kalabasa this time. Lumabas ako dahil gusto kong bumili ng mansanas at saging. Ayun, nagsuot na ako ng gloves. Arigato gozaimasu kay ate ko. I love you, ate. Sibuan nag-walking. Lumabas ako ng maaga kasi wala na pala kami sabon pang laba. Bumili ako at bumili na rin ako ng lulutuin namin. How are you? Tabili tayo dito. Papaya! Didi, no? Okay, ito to guys. Tabili tayo dito. How much kilo? 350. Tabili tayo dito guys. Jula, isarak mo. Ano ka, ano kaya ito? 400 lang dalak. Ang cute ng ano ni Didi, oh. Ang rock. Rando! Didi? 185 guys. Yes, $180 for 100 rupees. 200? 85. Dahil India. Siko India! Medicine ko. Check up! Nasa India yung asawa niya kasi may masakit yung likod. Today, go! Bye-bye, Didi! Bye. Yan guys, nakabili na ako. 285. Grabe, winter na talaga. Kanina umaga, 5 degrees kami. Tama lang yung pagbalik ni Bua. Tapos na yung ano nilabahan. Kasi naglaba siya. Ito na ako, guys. So, tingnan nyo guys yung mga prutas na natira noong New Year. Yung kiwi, matigas pa. Pihiwain ko ito mamaya. Hindi ko alam kung anong prutas ito na binili ni Dipa. Pwede lang mag-gloves all the time, no? Kaya pag nagluluto ako, binigyan ako ni ate, di ba? Ate Japan, ng gloves, isang box. Ito, hindi pa ganun ka, ano, ka-ripe. Sabi ni Ama lagi sa akin, Mila, kumain ka ng apple. By the way, si Dipak nandiyan na pala, guys. Kira, apple, siyaw. Huh? Siyaw. Blah. Daddy, sati, good morning. Okay. Oh. Kira. Kira. Oh, sabi ko ka dyan. Ano So, ayan guys, magluto na tayo dito. Kainitin ko lang ito. Binili ni Ama sa akin na kaday ang tawag. Gisa-gisa! Minsan, ginaganyan ko na pagluto ng sag. Kasi nga yung kabila na lulutuin ko is hindi ako maglalagay ng kamatis or ano, sibuyas lang. So, ito yung dashi ko. Hindi natin kunti lang kasi baka papait pag na. Pag wala na siyang tubig na nailabas, okay. So, ganyan lang kasimple. So, ito naman yung kalabasa. Lagyan natin ng cumin seeds. Kalabasa ulit mutik, ang lutuin ko. Pinugrit seeds. So guys, nilagyan ko na siya ng konting tubig. Inubos ko na dito all sa ginger garlic paste ko. Hinalo ko. Lagyan natin dalawang laurel. Hayaan natin. Ganyan lang. Basta pa natin, guys. Yeah. So, ganito lang kami magtakip dito ng pressure cooker. Pasok dyan. Minsan kasi yung rubber niya, no, loose. Ayan, ganyan lang ka. Very simple lang. Takpan lang siya.
Okay. 3 minutes later. So guys, luto na yung aking linutik. Alan ni pali style ito. Ganyan na siya, oh. Mag-serve muna ako kay Buwa, ha? Dahil late na. Kain tayo. So guys, ito yung pagkain ko, oh. Ito na yung niluto nating sag. At ito na yung kalabasa. Tinawag ko na si Buwa dahil kakain na kami. Dipak na sa banyo pa. Marami yung orasyon. Mamaya pa yung kakain. Masarap din yung sag. So guys, good evening sa inyo dyan. Dito kami, oh. Naglalakad kami, oh. Yan. Kasama ko si Kanchi Crazy Lady. Yan, aking kasama. And si Buwa. Sana si Buwa. Kana si yan. And si Yuhan, guys. Yan. Pupunta kami sa kanila ni Angkol. Dahil sinabi ko sa inyo. Ay, sinabi ko ba sa inyo, guys? Hindi pa pala, no? Dahil ayun nga, mag-ano kami, guys. May pakain sila dahil aalis na si Rajendra Bhai. Pupunta na siya ng Amerika. So kakain tayo doon. Doon kami magdi-dinner. Malamig, guys. Grabe. Kaya sabi naman, Dira, saan ka pupunta? Dahil balot na ako. Oh, tingnan nyo, pero siya, oh. Hindi siya balot na balot. Kasi doon kami sa kabila, pero ako hindi ko talaga kaya, kahit si Buwa. So, ayan guys. So, lamig. Ba sila? Sunday? Monday. Monday. So, hindi na sa Monday pa. Babalik. Ayan guys, punta naman tayo doon, ha. Ay, dito kami sa palayan, dumaan. So, ayan. Ay, nag-feel warm. Si Yuhan din. Pero siya ang pumipili na kung susuotin niya, kaya mahirap. Mahirap kontrolin ko anong gusto niya suotin. So yun guys, kain-kain na kami. Yung anak ni Kanji Didi. Yan yung baby niya. Teka lang guys, ito sila. Ayan guys, pauwi na kami guys, alas 9 na, ihatid kami ng pinsan ni Deep. Sakay kami dito sa sasakyan niya. Here! Kasi... Yan, sakay kami dito, guys. Okay, guys. Nandito na ako sa bed. And nawala na yung anesthesia. Galing ako doon sa dentist. Dahil nag-deep cleaning ako, guys. Ng aking, ano, na pinakaloob-looban. Malapit siya sa wisdom tooth ko. So, deep cleaning yung ginawa sa akin kanina. And by Sunday... magsisimula na yung procedures ng aking root canal. Grabe guys, dalawang beses akong injectionan ng local anesthesia kasi nga ramdam ko pa rin yung pain habang nililinis niya yung ngipin ko. And naalala pa rin niya ako kasi siya rin yung nag-root canal sa akin 4 years ago guys. Kami kasama pa si Narayan Bhai. So kung hindi ko naman kasi ito guys pagpaparoot canal, mabuang din ako sa kasakit basta may cavity. So sa mga nakaka-relate sa akin. So kaya ayun guys, and medyo kanina baka naartihan sa akin yung mag-root canal sa akin kasi twice ako nagpahinga. And twice niya rin ako in-injectionan kasi nafe-feel ko talaga yung ano niya, yung paglilinis niya sa akin. At saka sabi ko na lang, kailangan ko tiisin to para matapos na kasi baka magalit na siya sa akin. So tiniis ko talaga hanggat sa matapos na yung paglilinis niya sa ngipin ko. So kaya, ayun, after ng anesthesia, ang sakit naman sa ulo yung epekto or di kaya gutom lang ako. So nag-soft na lang ako na diet. Kumain ako ng bread, na toasted bread, and... nag-miso soup ako. Thank you kay Ate Japan ko. And thank you, Tita M. And ayan, nag-i-insure ako ngayon ng gatas at kain ako ng biscuit. So far, so good. Kanina masakit siya. Ngayon, hindi na siya masakit.
And ayun guys, basta sabi ko tiisin ko ito kaysa sa hindi ko siya titiisin. Kaysa sa hayaan ko lang na pag napasukan ng lamig, sobrang sakit. Pero simula kahapon nung nilinisan na naman yung ngipin ko kasi bumalik ako doon para kuhan yung retainer ko, hindi na siya sumakit. Pero kasi kailangan pa rin, kasi kailangan siya talaga i-root canal guys. Kasi hindi mo alam kung kailan siya sumasakit. And hindi ko naantayin kasi alam nyo naman sa makakarelate dyan, pag sumakit yung ngipin na may cavity, grabe talaga. So kaya ayun, at temporary tinakpan niya muna na parang cotton. And ayun guys, balik ako sa Sunday doon, kaya wala tayong upload. Hindi ko ito na-upload kasi nga ang dami namin and hinabi na kami doon. Plus kanina dalawang beses ako nag-rest kasi parang nanibago ako nung in-injectionan niya yung gums ko, parang kumapal yung aking ano ba, yung dito ko. So wala, sabi ko pat parang hindi ko na ma-feel yung maganon-ganon na ako, hindi ko na ma-feel yung aking ngipin, hindi ko na ma-feel yung dila ko, kinakagat-kagat ko, tapos yung dito ko. Kasi ano, nagpapa-scratch. Sandali, baby, sandali. I will finish my vlog. So, ayun guys, mag-good night na ako sa inyo and tapusin ko lang tong gatas ko. At saka, I hope hindi na ito sumakit kasi sabi niya, pag sumakit daw, babalik daw ako doon bukas. Hindi ko alam kung bakit. But anyway, I hope na hindi naman siya sasakit. So, ayun guys, mag-good night na ako sa inyo and pagpasensyahan niyo, wala tayong vlog kahapon. Dahil nga dito. So, ayun guys. I love you all and mag-good night na ako. God bless us all po. Ingat kayong lahat. Bye guys!